kayong lahat. Welcome back to my channel. It's me again, si Tita Alice po. Ngayong araw na ito ay sobrang excited ko dahil na-hit na po natin yung 1,000 subscribers. Yay! Palakpakan po at pinapalakpakan po kayong lahat. Okay, isa po sa nag-subscribe sa channel ko ay si Mr. Alfred Watermax. O diba? Nakakatuwa naman na na-recognize niya yung aking channel. At maganda po yung kanyang komento. Kaya palakpakan po natin. Yay! Diba? Maganda sa pakiramdam yung na-recognize yung channel mo. Sabi niya pa nga, maganda raw dahil nakakatulong sa mga kapwa natin katubig. So ito po, basahin natin yung kanyang komento. So, isa po si Mr. Alfred sa kilalang water company. Diba, halos lahat nakakakilala sa kanya. So, siya po yung founder ng Watermax Company. Diba, nakaka-proud po yun, nakakataba ng puso. Saya, diba? Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi ko po mahihit yung 1,000 na yan, no? Ang dami. Ilang months lang po. Maraming salamat una sa lahat sa inyong suporta, sa pag-subscribe sa aking channel. At syempre, nai-inspire ko po kayo at sa magagandang mga comments ninyo. Ang bilis lang po natin naka 1,000 subscribers at araw lang po ang pagitan. Nasa 1,000 plus na po ngayon. Okay, so unang-una syempre, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa pagtitiwala ninyo sa akin at sa magagandang mga komento ninyo. Nai-inspire ko kayo at meron po kayong napupulot. Yan lahat naman ang sinishare po natin ay base po sa aking experience simula nung nag-start ako sa water filling station. Salamat ng marami sa inyo at sana hindi po kayo magsawa na makinig at manood ng mga videos natin. Okay, at patuloy pa po siyang nadadagdagan. Maraming salamat po sa inyo. At doon naman sa mga nagtatanong na masyado daw direct to the point yung ating advice, honest advice. Yes po, totoo po yun. Kasi kailangan natin gawin yan, no? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dinidirekta ko na po kayo, dinidiretsa ko na po kayo na ang water filling station, magandang negosyo kung mamamanage mo ito ng tama. Pero kung hindi mo ito matututukan, sa totoo lang, mahihirapan po kayo na maging successful dahil experience ko mismo, ako mismo, kami mismo ni Mister ang nag-manage nito from the start pa lang. So hanggang ngayon, magi-3 years na po kami. Hindi talaga siya ganun kadali. Kaya sinishare ko sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin at diretsahan po yan, walang patumpik-tumpik. Mas maigi po yung ganun eh. Hindi yung puro income lang, puro kita lang yung isishare eh. Paano yung mga expenses natin? Paano yung mga gastusin natin? Paano yung mga nagiging problema natin? Para masolusyonan natin lahat yan. At palagi ko po kayong nire-remind na bago po kayo sumubok sa ganitong negosyo, nandoon po yung vlog ko, latest lang po yun, kung paano simulan yung water filling station na business. Huwag po tayong basta-basta magda-down sa isang water company. Pag-aralan nyo po munang mabuti, nandoon lahat ng tips, hanapin po ninyo doon, i-click nyo lang po yung photo ko, and then videos, and then masasearch nyo po doon. Doon po kayo mag-umpisa, okay? Marami po kasi nagtatanong sa akin. Nasa gitna agad nagtatanong, wala pa po doon sa umpisa. Kailangan doon po mati sa step 1. Marami po kasi, marami po yung tips na nando doon. Pag-aralan nyo po munang mabuti. Unang-una na, alamin po ninyo kung ilan na yung tubigan sa inyong location. Diyan pa lang malalaman nyo na, pag sobrang dami na ng water refilling station, ako na po ang nagsasabi sa inyo, mag-ibang negosyo na lang po kayo. Dahil hindi na po ganun kadali ang negosyo ito. Kapag magkakalapit na po kayo, magkakapitbahay na po kayo halos, mahihirapan na po kayo talaga, sa totoo lang. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na honest advice mula sa puso ko yan. Katotohanan po ang sinasabi ko sa inyo. Okay? So, bago kayo magdesisyon, kailangan 100% ang desisyon bago pasukin yung negosyong ito. Dahil baka mapasubo po kayo, napakalaki ng kapital natin. Uulit-ulitin ko po yan sa inyo. Hindi biro yung ating puhunan. At patuloy tayong naglalabas ng puhunan sa mga galon,
sa mga ganun lang. Sobrang daming perang ilalabas natin, okay? Marami pa po tayong vlogs na naka-ready tungkol sa pagpapahiram ng galon, part 2, tungkol sa mga extra expenses. Marami po. So, mag-abang po tayo. Kailangan naka-subscribe po kayo and then i-click po yung bell para po updated kayong lahat kapag may mga bago po tayong videos na i-upload. So muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lahat ng subscribers at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Please, mag-subscribe po kayo sa aking channel at kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahihiya. Meron po din tayong page, Tita Alice page, nandoon din sa video sa sinasabi ko. Click nyo lang po yun. And then mag-message po kayo. Ang dami na po doon nag-message sa akin. Lahat po kayo ine-entertain ko. Lahat po kayo nire-replyan ko. At patuloy ko po kayong re-replyan sa abot ng makakaya ko. At kung ano po yung advice na dapat para sa inyo, yun lang po yung gagawin ko. Kung ano lang po yung na-experience ko, okay? Hindi po tayo pwedeng mag-advise ng hindi natin alam. So kung ano lang po yung na-experience natin sa simula hanggang ngayon. So maraming salamat sa inyo muli sa suporta, sa mga magagandang comment ninyo, at doon sa mga nagre-request pa ng mga vlogs, yung mga videos na dapat natin gawin, sige po, magre-ready po tayo. At yung pong monthly expenses natin, next video na po, yun na po yung gagawin natin, okay? Ito yung dapat ninyong malaman eh. Ano-ano ba yung mga binabayaran natin sa water filling station? Monthly expenses pa lang po yan ha. Meron pa pong mga kasunod yan. So yun po yung dapat nating alaming lahat. So marami pong salamat sa inyong mga katubig. God bless you all. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye!